Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, kaibigan, it's just another beautiful day. Alrighty, kaibigan, I wish you well. Before natin simulan yung episode natin ngayon, kaibigan, don't forget to be grateful kasi dun yung simulan ng mga blessings. Alrighty, yung episode natin ngayon, kaibigan, is i-update lang natin yung portfolio natin, kaibigan, yung crypto portfolio natin kasi I decided to document my journey. So, yung channel ko is all about manifesting, reaching goals, positivity, kaibigan, and learning negativity, so and taking actions. Okay, so I'm just documenting what I do, so reaching goals, then we take action. So yung aim ko sa crypto will make millions of dollar, like 7 million. So lakihan natin yung goal nga natin kasi 18x natin yung goal natin kasi pag ma-hit, ma-miss natin yung 50% doon, malaki pa rin yun. Ma-miss natin yung 80% kahit 20% lang sa goal doon, malaki pa rin yun. Yung 7 million yung nasa mind ko, minamanifest ko na I could achieve this bull run. So I need to take action, I need to take risk para ma-achieve natin yun kasi malaki yun, malaki yung 7 million na yun. So anyway, if I hit 50%, I have 3.5. If I get like 20%, I still get even I have 1 million or even 500,000, even 100,000. I'm very grateful. Okay, so but I think I'm very positive na maybe at least we can reach that we can reach that goal, man. We'll just see kasi hindi natin masabi until mangyayari na lang talaga. So that's why napaka-exciting itong documentation ko. All right, so nag-decide tayo, i-update natin yung portfolio natin sa Meme Coin. So I decided na mag-invest ako ng 10,000 USD sa Meme Coin. So okay, kung alam mo yung Meme Coin, ito yung mga hype, napaka-hype pero wala tong value. Okay, wala talaga tong value tong Meme Coin kasi wala to siyang services, meme lang talaga to siya. So narinig mo yung Doge, Shiba, so yun yung mga meme coin, but in the bull run ito yung mga coin na binibili ng mga noobs or mga normies. Okay, yung mga hindi nag crypto, pag bull run na kasi papasok na yun lahat ng mga tao, pag wala nang pumasok yun na babagsak na yun. So psychology pa rin yung crypto, so know the game that you're playing kasi crypto is very volatile and very risky, but it's a very high reward. So wala akong makitang ibang reward ngayon na katulad ng crypto. Okay, kung sugarol ka, magkasino ka, I think casino is you don't have control as well. You can just bet pula sa puti. Yeah, so I think it's not good for me. O magsasabong ka, still okay, but hindi talaga, I mean, depende talaga yun sa iyo, kaibigan, but I mean my point is crypto is risky. Okay, so it's very risky. So it could be a part, you can gamble, part investment. Okay, so but sa iba it could be a course, it could be sa iba, it could be natakot sila, it could be a scam, but some for the minority, crypto is an opportunity. Okay, there's a lot of flow of money in crypto, kaibigan. So I think yung flow ngayon sa pera is like 200 plus billion trading na per day. Okay, so i-update natin yung portfolio natin, kaibigan. So maglaan ako ng 10k for meme coin. So hindi ako bibili ng mga malalaking market cap like Doge, Shiba. So hindi ako bumibili doon. So mga meme coin ngayon, yung mga bagong meme coin na mga look up but very risky. Okay, so i-update ko yung portfolio ko once makasit up ako sa laptop ko para mapakita ko yung portfolio ko. At sa i-update ko day every time na bibili ako, anong token yung mga binibili ko, i-update ko, nag-down ba siya, nag-up ba siya, or nalugi ba tayo, na-scam ba tayo doon token na yun. So anyway, ganun yung laro sa crypto. So ito yung this is what happened to my investment now sa meme coin. Okay, so mayroon akong part na gaming, mayroon akong percentage na meme kasi hindi mo pwedeng i-miss tong meme, kaibigan, kasi pag sa bull run ang normal na tao hindi nila maintindihan yung ano yung ibang cryptocurrency. Bitcoin lang, Ethereum, ayun lang. Pero yung ibang ano, hindi nila naintindihan ano yun. So ano yung bibilihin ng normal na tao? Bibili sila kung ano yung madaling intindihin. Like mga meme, kasi mahilig yung tao ng meme, eh. Di ba? Mag-send tayo sa videos, tingnan mo sa Facebook, tingnan mo sa YouTube. Kahit saan, may meme. Okay? It could be anything, may meme talaga. So
madaling intindihin yung meme. So human psychology, pag bull run, for some reason meme will be the one nga isa yan sa mga magpapam talaga. So okay, so nag ano tayo sa ng meme na low cap na may possibility na magpump during the bull run. So yung investment ko, so yung 10,000 ko, hindi ko siya nilagay in one go. Okay, so yung ginawa ko, nag-invest ako like 2 or 3 weeks ago na. So nag DCA ako, dollar cost averaging in. Okay, so every time na mag, kung mayroon akong token, bili ako. Kung mag-dip, bili ako. So pero very risky ng mga token kasi mga meme. So yung 3,000 ko, kaibigan, ano yung portfolio natin ngayon? Nagiging nakagain na tayo ng mga 10k. Okay, so I think nasa mga 13k siguro yung portfolio ko. So sinort out ko kanina. So it's good, it's a good sign. Okay, kasi hindi pa talaga bull run kayo na eh. It's a bullish sign pa rin. So yung na-invest ko for the past 2 or 3 weeks yata, 3 weeks, 3,000 na. Okay, so may mga coin ako na nag-pump like 10x or more. Okay, so maliliit lang yung mga na inano ko, like 200, 300, 400. So pinakamalaki ko yata ang position ngayon is $800. So sa, pero yung ano is yung 3,000 ko nagiging around 13,000 siya ngayon. So it could go down. Okay, so crypto is ganun talaga, it could go down 50%, it could go ganyan yung crypto. Basta you put I put only the money that I could afford to lose, kasi wala tong financial advice dito, kaibigan, kasi crypto is very risky. Pag may magsabi sa iyo or mag PM sa iyo, mag message sa iyo na ako yung mag pick mag ano sa pera mo, ako yung mag manage 100% scam yan, kaibigan. Huwag ka talagang maniwala. Huwag ka talagang ipaano yung pira mo. Dapat ikaw mismo, huwag mo talagang ibigay. Huwag mo yung iyan, kaibigan. Okay? So, yun lang yung masasabi ko nga. We should learn, because knowledge, kaibigan, is very important. Kasi walang makatake away nito, kaibigan. So, we could fail, right? We could fail. Okay, we could fail, but we learn. Okay, so I am very excited even the next bull run 4 years from now, because I have the bit of experience now. Okay, so this is my second cycle. Then I experience a lot, kaibigan, na kailangan kong i-correct sa sarili ko, at saka marami pa talaga akong i-improve, kaibigan. I am very a newbie on this one. So I think on the next bull run I could really earn a big amount, kaibigan, kasi I have the knowledge now na natutunan na crypto is hindi siya mahirap. Okay? Hindi siya mahirap. Patience, kaibigan. Patience. If we have patience, kaibigan, sa crypto, I think we could get rich. Okay? But hindi natin ito masasabi until ma-prove natin. Okay? So that's why I gonna this journey is very interesting, kasi let's prove it na what we manifest, we can achieve. The universe, a universe will give that to us, because if we deserve that, kaibigan. Okay? So yun yung goal natin is what we think all day long, we become, kaibigan. So ano yung palagi nating iniisip, the universe will give you the right person, the right idea, ibigay yan sa iyo, kaibigan. You just need to take action. Alright, so very exciting, no? Kasi sa 3,000 na na-invest ko, mayroon akong 13,000. So kailangan pa kong mag-invest ng 7,000 more probably. Yeah. Pero yung ginawa ko, kaibigan, nag-take profit ako sa isang coin ko. So mayroon, nag-invest ako ng nung na-invest ko, maliit lang invest ko, like 200 or something. 200, okay. Nag-invest ako ng 200. Nag-pump siya to 1,200. Okay, 1,200. Nag-take profit ako, kaibigan. Normally, hindi kasi ako mag-take profit, kasi gusto kong ipahihintayin yung bull run. Pero nag-pump kasi siya, ilang araw lang nag-pump, nagsalaga siya. So yung 200 ko nagiging 1,600. So tinake profit ko siya. So dinisee ko sa ibang coin ko na hindi pa nagpa-pump. Okay, so may token naman ako doon na isa. Binili ko yata $100, parang $15 na lang siya ngayon. So ganun yung crypto, ka-exciting. Pero mostly yung portfolio ko, up talaga siya, profit siya. So kasi yung 3,000 ko na na-invest, around 13,000 na siya ngayon. So we are closer to our goal, okay? So let's see if we can hit like at least 1 million or maybe 2 million on the meme coin. Okay, sa meme coin alone lang, kaibigan. Wow! Diba, napaka-exciting. Napaka-exciting tong meme coin, kaibigan. Dito yung adrenaline sa brain mo, but be careful, mag-careful ka talaga sa meme coin, kasi
put the money that you can afford to lose lang, kasi napaka-risky din siya. Pag bili mo, pwede rin siyang mag-down, pwede rin siyang mag-ano. So pag makahanap ka ng meme coin na parang blue chip siya, na medyo matagal na, tapos maraming community, maraming holder, at saka nagda-down, nag-accumulate lang siya, medyo yun yung mga pinipili ko ngayon, na hindi yung mga bago. Mayroon din akong bago, risky, pero yung reward naman malaki, pero it could turn to zero, kaibigan. Crypto is very exciting for me. So it could be others, hindi sila nag-crypto, or takot sila sa crypto. So there's nothing wrong or right doon. So I think end of the day is, ano yung strength natin, ano natin, kaibigan, ano yung strength, take advantage natin yun, kung ano yung strength mo. It could be you're doing not anything not in crypto, so then kung mayroon tayong idea sa mind, ano yung goal natin, take action na natin para ma-reach natin yung goal natin. Kasi ito lang yung nakikita ko na posibilidad na ma-reach ko yung goal earlier, or ito yung opportunity na nakita ko ngayon. Ito yung binigay ng universe na idea sa akin, kaibigan. Alrighty, kaibigan. Hopefully, ma-set up ko na yung laptop ko, kaibigan. Maano ko yung dito. Nakalimutan ko na mag-ano sa laptop eh. Paano sa camera mag-share screen. But anyway, I'll figure out. Okay? I'll figure out. I-share ko lahat ng portfolio ko isa-isa, anong binibili natin, if what happened to our 10,000 investment. But so far, we're doing good, kaibigan. Okay? 3,000 pa lang na-invest natin, mayroon na tayong 13,000. So, I was amazed with meme coin, kaibigan, kasi nag-DCA ako ng mga malalaking coins since the bear market, and also like since December, nag-DCA ako ng mga gaming coin. But the meme coin really, kaibigan, kahit mga almost 3 weeks pa yata ako or 1 month na nag-meme coin, grabe yung pump, kaibigan, kasi yung 3,000 ko nagiging around or more or less 13K na siya ngayon. So napaka ano yung meme coin, napaka wild west, kaibigan. So you could lose your money easily as well, but I'm very positive that I meme coin, at least we can get like yung 10,000 natin. Hopefully we can 100x that or more. Pag 100x yung 10,000 natin, that's 1 million. And hopefully we can get more during the bull run. Alright, we'll see, kaibigan. Alright, kaibigan. I hope you will, kaibigan. Close your eyes. Open your arms. Not your legs. This all be yours. Peace, love, good health, abundance, kaibigan. Long life. All the riches in the world, saluin mo, kaibigan. Boom, shakala, nagkalakala. See you next time.